Grabe, ang sarap ng hangin dito. Sarap ng pakaramdam. Yun. Mag-i-enjoy ka sa ganda ng mga tanawin. Ayan. Ayan. Grabe. Meron akong pinuntahan lugar dito sa nasa part dito sa Buena Vista Marinduka dito sa aming bayan dito sa barangay Timbo. Papakita ko sa iyo ang maganda dito. Magandang pasyalan at makakapag-relax, so refreshing. Ito din na-develop para sa pasyalan ng mga taong nais mag-refresh. So ito guys, look. Ito. Ang laki ng ano na to, sa hangin, fresh, sa ganda ng tanawin. Grabe, ang ganda dito, marirelax ka. Mamahinga, magpahinga, makapagpahangin. So yun, napakinabangan din yung mga grand battle ng Mountain Dew dahil ito hindi nabibili. So yun ang ginawa nilang linyal ng ano, ng daanan. Ayan, so napakaganda sa mata, napakalamig, daming nyog, napakaganda dito, so refreshing. So yun, meron pa rin dito mga bagong ginagawa, ayan, para sa mga pupunta rito na magpicture taking. So yun guys, so makikita ninyo Boss, ano po yung ginagawa niyo dyan? Ayan, puso. Ano po nakasulat dyan? Okay. Ito, grabe. Maganda pala talaga yung loob dito. Doon lang ako dati nakapunta eh. So, yan guys. Kapag napunta niyo at natapos ito, magandang, napakaganda ng view dito. So, butas yan. Talagang yung korteng ano lang para at least pag nagpicture kita yung kabundukan, lagpasan. Grabe. Abangan natin to guys kapag natapos na. Ayan. Ganda. Grabe. So beautiful. Ayan. So nandito pa. Sa napagaganda ng view dito sa taas. Grabe. Ang dami na na-discover ng mga gandang place dito sa sa lalawigan ng Marinduque. Yun guys, tingnan yan. Kumbaga, ito yung overview. Yan. Pinakang beauty ang tawagin. Yan. Ang ganda. Magpipicture taking nandito. Nakita mo ang dagat, kita mo ang kagandaan ng kabundukan. Ayan. So yun guys, look. Sa look mo dito. See? Ang taas dito. See? So, maganda. Pwede rin sa gabi kasi meron itong mga nakapanailang. Maganda talaga yung taking. Ayan, grabe. Nice to see na meron mga gayetong lugar na dinidevelop. This is a private and a private property. Pag-aari ng mga ng pamilya Rosas dito sa Barangay Timbo. Pero napakaganda nung naging idea nila na gagawin ganito. Pasyalan. Pasyalan ng mga dumaray dito sa Marinduque at saka sa mga taong taga rito sa Marinduque na gusto makita ng mga gandang spot.
So isa itong lugar na to sa may re-recommend ko dito sa barangay Timbo, pinapista mo rin doon yung lahat. Meron din dito mga tanim. Anong to? Anong tanim to? Asan flower? Yun. So yun guys, nandito tayo sa kagandahan ng ano. Makikita niyo yan dito sa farm na to, sa Rosas Farm. Like this, dito sa lugar na pinipestuhan ko ngayon, ito ay isang kumbaga pugad nest. Pwede ka mag-picture na kita yung background na kagandahan ng view dito sa iba, yung papunduhan dyan sa likod natin. I love Timbo. Ayan. Kasi ang lugar na ito ay Barangay Timbo dito sa bayan ng Buena Vista Marinduque. Kung sa view at view lang, talagang sulit dito. Mag-i-enjoy, lalo na may mga kids. Pagdating sa mga picture taking, mag-i-enjoy talaga sila dito. So, yun. Ayan, kita ang dagat. Ayan. Ang ganda ng dagat. So, ayan yung... Yan yung tinatawag na... Hainan Hill. Ano? Ito ang isa sa pinakamaganda nilang naisip na concept. Itong green bottle na to ng Mountain Dew. Kasi, itong Mountain Dew na to, sa dami nito, ilang libo to. So, iwas sa pollution, iwas sa basura sa lansangan para magkaroon ng pakinabang. Ganito ang ginawa nila. So, napakaganda ng naging concept nila dito. So, doon sa nakaisip nito, the best. Thank you. Nandito po ako ngayon sa Timbo Integrated Farm. So, meron po akong kakausapin dito para bigay ng kaunting detalye about sa kanilang ginagawa dito sa lugar na to. Kasi grabe, ang ganda talaga. So yun, kakausapin po natin si Sir. Bibot Rosas. Ayan. So, Sir, kailan nyo pa po na-discover itong lugar na to bago maging ganito? Ito'y ko namin. Si ang mana namin, siya anak, tatay namin. Ah, okay. Tapos, nag-develop kami nito ay kakawan muna. Okay, kakawan. Kakawan. Tapos, 19... Mga 5 years na itong puro kakawan. Mm-hmm. Ay ngayon, nag-isip yung kapatid ko na sa Manila na gawin natin ng parang turismo. Okay, very good. Ginawa namin ng dahan-dahan ito. Mga kwal pa lang ito, mga 1 year. Ano? 1 year pa lang itong lugar na to? Itong lugar. Okay, so parang hindi pa talaga siya alam ng marami. Oo. Okay, so sa ganitong paraan, ipapakaalam po natin sa kanila yung ganda ng lugar na to. So ito po, itong lugar na to, ilang hectares to na plan ninyo na i-develop? Ito ay yung aming, kapantayan lang, siguro mga 5 hectares. 5 hectares? Pero ito, 33 hectares. Wow, my goodness, 33 hectares. So yung pong sa ngayon, ang ilang hectares na yung develop? 6. 6 hectares na pwede nang maikot noong mga pupunta rito. Na kakawan. Okay. Sagingan. Mm-hmm. Tanlad. Okay. Ano pa? Ikutan nila dito. So dito naman po, halimbawa meron po tayong mga guests na pwedeng pumunta rito. Ano po yung may offer ninyo? Halimbawa, like foods or something na ano po yung package na or... Ay, kung halimbawa, kung ma-order sila, kung halimbawa, mapunta sila dito, mag-book muna sila ng
Okay, para dun sa ano? Adobong manok, adobong bibig. Okay. Mga short order, marami rin mandiri. Okay, okay. So kung halimbawa naman po, if ever yung iba na sabihin natin na napadaan or hindi talaga mismo taga rito, tapos na nalaman nila na mayroong ganito dito, pwede rin po ba dito na mayroong overnight? Wala pa kaming cottage. May mga cottage wala pa. Okay. Soon. Okay. Kaming yung mga cottage namin. Oo. Pero kung halimbawa may mga tent sila. Ah, pwede. Kumbaga pwede silang mag-camping. Oo, yung camping. Okay. So pero nasa plan po yung magkakaroon ng cottage. Oo. Para doon sa mga ng overnight. Oo. Okay. So yun dito, napakaganda po kasi ng concept nung ano ninyo kasi lalo na yung mga ginamit namin kaya na pag picture, grabe ang ganda ng view. So yun nga, nakuha ko na siya ng video, may papakita natin sa mga kababayan natin at sa ibang kakilala natin na pwedeng bumisita dito sa atin sa ano, sa lalawigan ng Marinduque at dito sa bayan ng Binabista. Barangay Timbo. Okay. So pag ano po, halimbawa na meron po mag ano sa akin, magtanong, number ko ay sabihin ko na. Ah, wag po. I-con nyo lang sa akin. Tapos, pag may nag-PM sa akin na papaanong pagpunta rito, so, i-guide ko na lang. Tapos, ibibigay ko yung number nyo. So, tapos, kung halimbawa, ang po namin, kung halimbawa, ma-order sila ng pagkain, okay, parang picnic pala. Mm-mm. Hindi, one day before. Okay. Para, kung halimbawa, imanok ay hindi mo na magluluto. Mm-mm. Yung, kung ano, gusto nila ng bibi. Oo. Uh-uh. Pero magbigay po muna kayo ng ano, yung pinakang special dish ninyo dito. Pero may natikman ako dati nung unang dating namin dito, okay, talaga masarap. Uli, andan ulit. Ano nga po yun? yung bibi. Oh, yung bibi na? Nilatikang bibi. Grabe, ang sarap nun. So, wala, sige. Pero wala ako ngayon nun. Wala ka ngayon nun. Hindi kami nagkong ngayon ay. Okay. Ang nayan, yung adobong manok. Okay. Sa gata, may papaya with... Yun dinilawan. Oh, dinilawan. Ah, okay, very good. Yun ay isa sa pinakang trademark ng ano ng Marinduque talaga, yung ginatang native na manok na dinilawan. Mm-hmm. Kasi mostly talaga kasi adobo yun eh. Adobo pero sa iba kasi ang adobo yung talagang toyo at ano lang. So dito sa atin inadilawan na may kasamang papaya. Okay. So tapos medyo maanghang. Masarap po 'yung maanghang. Ayun nga lang pag hindi medyo sanay sa maanghang edi almora na sang abot. Hindi mag-order naman sila yung alaga ng isa. Maanghang at hindi. Okay. So, ano po, magbigay lang po kayo ng konting message para po dun sa mga taong gustong pumunta rito or pupunta rito na pwede nating ano, maging customers. Okay. Inaanyahan ko po lahat na mabisita ninyo itong aming konting farm at saka yung mga view. Malaki-laki po ang lalakarin nyo kung halimbawa kayo akit dito, medyo para kayo nag-exercise. Pero hindi naman po ito ano, pinapasubali po namin sa inyo, hindi po ito malayo sa kalsada. Malapit lang po sa highway. Malapit. Along the road. So yung pag sa ano naman po, yung halimbawa, yung sa price, siguro sa ano na lang, ano kaya, sabihin mo na or... So, pag si... yung price kung halimbawa ang ma-order sila kung ano, kung halimbawa isang buong manok, mm-hmm, o dalawang buong manok, kung family. Okay. Kung pera ba kaya, pera head ang gusto nila. Mm-hmm. Ah, meron din ganun. Oo, okay. Asset natin kung pag tumawag sila. So mag-uusap na lang. Oo. Okay. Nakahingi tayo ng konting information sa ating may punong abala, ang may-ari po ng Timbo Integrated Farm na pag-aari po ng Clan Rosas. Family Rosas. Yan po. Si Sir Bebot Rosas. Pero ang tunay po niyong pangalan? Dante. Dante Rosas. Ayan. Yan po ay kapatid ng aking buting kaibigan na si dating Vice Mayor Ev Rosas. Ayan. So yan guys, and thank you. Sana mabisita niyo ang Datimbo Integrated Farm. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Yes.